Hello everybody, I'm here in Punta Cruz, Maribuho, Bohol, Philippines. This is one of the beauty spots in Bohol. The Punta Cruz statue here was built during the Spanish time. What's beautiful here is the beauty spot of this Punta Cruz historical place is located along the sea. It's really nature. But some of the buildings here are affected or destroyed by the earthquake and the Odette typhoon. That few of the buildings here cannot be used anymore because of the big destruction, and it needs renovation. Maybe they don't have budget yet to recover this beautiful beauty spot. We can see the damaged buildings by Odette typhoon. It's really nature, very beautiful place. Okay, this is written in their statue, Bantayan ng Punta Cruz. I will read in Tagalog language. Ipinatayo ng mga paring Recolitos sa patronato ni San Vicente Ferrer laban sa pagsalakay ng mga piratang Moro. 1796. Yari sa Corrales na may hugis tatsulok sa unang palapag at hexagonal sa ikalawang palapag, naligtas sa pagkasira noong digmaang Filipino, Amerikano at ikalawang digmaang pandaigdig ng sunugin ng mga pwersang Hapones ang bayan ng Maribuhok, 1944. Halimbawa ng arkitekturang militar noong panahon ng mga Espanyol at bantayog sa kahusayan ng mga lokal na artisano. Ipinahayag na pambansang palatandaang pangkasaysayan 2009. So, this is really original, written at the wall of the building. We have here another symbol. Okay. Mga bantayan ng Bohol. Pamahalaang yamang pag... Okay, I cannot read it well. I will just take the picture here. Okay, so I will get the whole Castulo de Vicente. Oh my God, it's really so sunny. Okay, you can see here, down. But I cannot get inside because there is note there written danger, temporarily closed, so I cannot get inside. The side view of the building. Wow, very very beautiful. Wow. Along the sea. Wow.
It's really very, very nature. So beautiful. Here, another statue here. I will just read and have a picture. Bohol, ruta ng ekspedisyong Magallanes, Elcano sa Pilipinas. This is written in Filipino. Agad na nilisan ng ekspedisyon ang Cebu matapos pagpaslangin ng mga Cebuano ang ilan sa mga kasapi nito 1 Mayo 1521 Duyaong sa katubigan ng Bohol tinatayang Maribuhok Bohol Mayo 2, 1521 Nahalal si Juan Carvalho kapitan ng Concepcion bilang bagong pinuno ng ekspedisyon. Matapos paslangin ni si Duarte Barbosa sa Cebu, nahalal din si Gonzalo Gomez de Espinosa bilang kapitan Victoria ng barkong kalaunay tanging makabalik sa Espanya at nakaikot sa daigdig. Dahil sa kakaunti na lamang ang mga kasapi ng ekspedisyon, sinunog nila sa katubigan ng Bohol ang barkong Concepcion. Mula rito, tinahak ng ekspedisyon ang katubigan ng Panlungon, tinatayang Negros bilang pagpatuloy sa paghahanap sa Maluku noong kilalang pinagmulan ng mga pampalasa, bahagi ngayon ng Indonesia, Mayo 1521. Ang panandang pangkasaysayan ito ay pinasinayaan bilang ambag sa paggunita sa ika-500 anibersaryo ng unang pag-ikot sa daigdig. Very historical. Maribuhok, Bohol is very historical during Spanish time. Here, they have their new statue here. There are plenty of visitors here, even if they are not tourists. They are coming here, having their picnic or school activities here.